And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, the only show during the curfew hour, The Curfew Show, hosted by John Gill Lorena. Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kabaka! Yes, 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 mga kabaka, nandito po muli tayo sa ating pong programa. Bago magtapos ang weekdays na ito, ay muli tayong mag-enjoy, magsasama-sama, at patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon! Eh, mga kabaka! Keep tuning in, mga kabaka, at start tagging our kabaka. Chat them and send them our link para makasama natin sila as we enjoy our fellowship this very evening on our program, the only show during the curfew hour, the curfew show. I started praying. Yes, shout out po muna tayo. Maganda gabi sa lahat na nakasubaybay. Ano nangyari dito? Bakit kalahati lang to? Yan. Okay na. Alright, shoutout unang-una kay Nanay Yang, Ma'am Yang. Maganda gabi sa inyo dyan. At namimiss na namin ang iyong mga special number. Yan, and also kay Sir Marvin. The love. Good evening sa iyo, Sir Marvin, and also kay Ma'am L. Duwin Rowella Estolano sa Paho ng haba ng pangalan mo. Maganda gabi sa iyo, ma'am. And keep tuning in. Sir Alfonso, pakisagot nga tanong namin kung ayaw mong malait ka namin. Kahit ano naman mangyari, lalaitin niyo ako. I just noticed, ito yung pinakaunang opening song ng TCS. Tama ba ako? Yes, sir. Ito po yung pinakauna. Pero hindi na natin to ginamit na mahabang panahon sa pagkaan. Mahigpit ang tawag dito. Ano yan? Hindi, ang gator. Mahigpit ang gator at naghahanap sila ng kwan. Yun. Alas na ba-black yung mga videos natin noong nakaraan. Pero ngayon, okay na ulit. Kaya nabitin pa niyo. Palakasin mo ba yung video? Keep on shouting. God saved. Kay Aryan Joy Tulda Tenerife. Saan ka man nagmumula? If you're watching, sa let me know kung saan po kayo galing, na sa lugar kayo, so that we can send you hugs there. Alright. Sino pa? Ma'am Jessalyn Reyes. Ang pizza ni Ma'am Gladys Reyes. Sige, we have now, as of now, we have 25 million live. Live viewers. Tagging Angelo Mendoza, magandang gabi sa iyo. Si ang Ma'am Rosel Camagay. Tell them what Jesus did that. Don't you know we put her. Punta ko dyan. Alright. Shout out dyan sa, may sinashout out dyan dito si Samantha Rose Pulido. Odette Chavez, shout out dyan sa labas. Pag-itay mo lang po ako saglit at lalabas ako dyan. Hannah Panyergo, magandang gabi sa inyo dyan. Sige, pakita naman na mga kaway-kaway dyan. Kabaka natin, Ma'am Estela Islawan, magandang gabi. Ano ng sound? Sino ba? Rika Maidana, magandang gabi rin sa'yo. Parang wala pa dito yung mga ano natin, ha. Mga legit kabaka, sino Ma'am Aryan, sino Ma'am Genesis. Kakamiss nga yung music, bumabalik yung alaala na madalas kang magkabit. Hindi na naman nag-sincere. Hindi naman yung maalala nyo lagi.
Mas malakas pa po yung background sound sa nagsasalita. Ano ba naman yan? Pakihinaan sa live. Pakihinaan ng background music sa live. Ayan. Ma'am Mylene Cozares, shoutout din sa inyo dyan. All the way from Hong Kong. Joke lang, taga, ano lang yan. Yan, taga Pilipinas lang yan. Alright? So, sino man dyan ang mga nagsiselebrate ng inyo pong mga kaarawan, let me know. Bumati ay shout out nyo na dyan. Pakitag nyo na dyan sino man ang mga nag-iwang ng kanilang kaarawan. Alright? Sir Jollard Arevalo, magandang gabi rin dyan. Brother Jollard, Tong Buluts, huwag ka munang pupunta dito. Shout out din kay Kuya Danggoy. Nandito, zumisilip. And also, nandyan din sila Isaac. Yan, nasaan yung background natin? What is happening? Sir Jacob Veronimo, pa-ice cream ka din, sir, para lumabas mga South Border. Matindi ang ano nito mga South Border. Kailangan may ice cream muna eh. John Michael Calara. Yeah, shout out din kay... Good evening, John Michael. Pwede naman pala ako magpakita dyan na di pinipigilan sa gate. Si Porchi nga nandyan, oh, mas malala pa sa akin sugat niyan sa mukha. Hindi sugat to, ang tawag dito, partida! Kaya'n tawag dyan. Eh, paano na lang kung wala yan, di ba? Di nagbuka ka na ng etchas dyan, right? Milka Lumangkag, magandang gabi sa iyo, Ma'am Milka. Sir to. Ah, sir, akala ko anak ni Pastor Louie. Yan. Happy birthday sa aking kapatid na si Jeffrey Eslawan. Happiest birthday sa iyo, Sir Jeffrey Eslawan from TCS Family. Yan. Sige, drop down nyo na dito, drop down na. Tulog na lang ako, si Sir Ponching nga nandyan. Ito, balimbig ko ka nila. Is in the house, patungan nita. So, matutulog na. Alright, we have now 30,000 live viewers. Paangatin. Alright, habang tayo dumadagdag, 31 million na po tayo dito. Alright, so habang patuloy nyo tinatag ang ating mga kabaka, ako'y naniniwala na tayo ay patuloy tayong muli nga pagpapalain ng Panginoon as we take a look sa ginawa ng Diyos sa atin sa buong linggo na ito. Alam nyo, napakaganda na balik-balikan yung ginawa ng Diyos sa atin sa buong linggo po na ito. Diba? Yung isa-isang araw nga lang eh. Pagka binalikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyo sa isang buong araw, before you go to sleep, that's the best time to get alone with God. Isasayin mo yung ginawa ng Diyos. Eh ngayon, isang buong linggo, isang ginawa ng Diyos sa ating buwan. Eh naman, let us all enjoy our fellowship for the only show during the Curfew War, the Curfew Show, as we present to you, as we give you our church highlights. Was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer, turn and then I'll know
mahaba, ayaw sumutin, ginagawang pagtulog. Yung tapos yung punta, yun ang gagawin kami. Yung punta, yun ang gagawin kami. Alain nyo yan. Alaw ko, Tino. Hindi, punta ko na, alain mo. Sabi na mo, ha? Yung punta yun, Derek. Yung punta pa lang, kapatid nila, baby. Oh. Akala. Chris James, that story is mine. I was blind till Jesus opened my eyes and I could see. I was bound by the chains to the grace of the wonderful Savior set me free. Page of the book is a place I can look and I see myself every time. Every life that is saved is another where I say hallelujah, that story is mine. I was out on the sea in the wind and the waves, I was sure that I would die. I was dead in the grave till I heard my name and he brought me back to life. I was trapped in my sin till he walked in and offered me his grace. I was headed for... Dito inaltres to yung Apostle Bolas, brethren. Amen. Kasi inaltres na to, pangkalahatan generally as a church. Go ahead, sir. Kaya nga kung ikaw, dapat ito it means, kung kasama ka dyan, ikaw din bilang isang kabataan, dapat matutunan mo maging steadfast. Yeah. Matutunan mo maging unmovable, matutunan mo mag-abaw sa salita ng Diyos. Kasi without these three things right here, right, you will not be able to stand up. Yeah, amen. And at last we tell how he came forth and stepped into the light. Let Peter testify how Jesus calmed the raging sea. When I hear their testimonies, it sounds a lot like me. That story is mine, I was blind till Jesus opened my eyes and I could see. I was bound by the chains of the grace of the wonderful Savior set me free. Every page of the book is a place I can look and I see myself every time. Every life that is saved is another where I say hallelujah, hallelujah. That story is mine, I was blind. At hindi lamang po nila dinadala yon, kundi including the teachings of the Apostle Paul. They respect the letters, the writings of the Apostle Paul. They take heed on it. Talagang pinangahawakan po nila yan. Na kung titingnan po natin mga kapatid, the four Gospels, including the letters of the Apostle Paul, yan po mismo ang nilalaman ng Bible natin ngayon. Na sinasabi ang Biblia. But you know, many times, hindi po tayo natututo. Maraming mga Kristiyano, ilang mga kabataan ang napapahamak ngayon sa kabila ng napakarami nyo nang napapakinggan. You know, sometimes gusto nyo pang maranasan at masaktan bago nyo sabihin, totoo pa lang sabi ni Daddy, totoo pa lang sabi ni Mommy, totoo pa lang sabi ni Sir, totoo pa lang sabi ni Ma'am, totoo pa lang sabi ni Pastor. Sana somebody can witness, somebody can testify in this auditorium
na magsasabi kayo ngayon, sana noon pa pinaniwalaan ko yan at sana noon pa ay nanindigan ako sa tamang prinsipyo na yan. Yan. At yun nga po, nagpapasalamat po ako sa kanya na patuloy pong lumalago ang aking family pagdating po sa mga salita ng Diyos. Yun lang. Binigay ng Panginoon na excitement, especially po sa mga classmate ko po na kahit na bumabagyo, sabi ko sa kanila, tuloy tayo, umulan, rain or shine, tuloy tayo, CSI tayo. Rain or shine, walang kinansya kasi may mga nare-receive po akong balita, binabantay ako yung balita. So hanggang, actually 2 hours lang po yung tulog ko. Po yung family ko po sa mission trip na naging blessing din po sa gawain po doon, and ipapasalamat din po ako sa mga preacher po doon na ginamit po. So my Father, and for all eternity, I can't believe that one day I will be in the presence of my Father, and for all places as we journey on. Joy beyond measure, heavenly treasure, abundant life and more. There's joy in serving Jesus, joy in singing praises, joy in serving Jesus, great joy in the Lord. Strong in that. Be strong. Tandaan po natin na kung ito po ay spiritual battle, battle ng unseen, hindi nakikita, then let's leave it to God by faith. Trust that God will do something. Now, anong ginawa mo ngayon? You take the word of God and believe that God will be in charge. God is in charge. Kapatid, ang dami ko ng karanasan sa ganito. Pinabaya. Kabaka, ambush, baboy. Hello, mga kabaka. Dito na po rin kami para mag-ambush. Yes. Dito sa kabaka ambush, mabilis ang ambush to. Yes. Tara na. Pinipay talaga namin sila. Ma-ambush namin sila. Waka-waka ee. Tapos na yun, may kausap pa siya. Kaya isa. Wala lang isa. So, dahil nawawala yung isa, ito mo na. Bumbis ka pa lang? Hanggang na lang ito. Pag nag-save na, ma'am, chismis lang. Busog lang ako. Maritas na lang. Durado na naman ito. May edit na naman ito. So, pinapaghintay nila yung buntis. Ayan na. Pinaghihintay nila. Grabe sila. Idemanda na natin. Bang, bang, bang. Pwesto na. Ayan.
Ayun na, medyo naghihiwalay na sila. So, ambusin na natin. Talubuin natin doon sa kabila. Kasi ang hirap dumaan dyan, diba? Mahirap dumaan dyan. So, ito na talaga yung ambusin natin. Huwag mo ko pakamulin. Huwag mo pakamulin. Nagigigil ako sa'yo. Nagigigil ako sa'yo, ha? Ayan, hinahabol na po. Inuli ko na. Ayan, inuli ko na sa para sa'yo. Ay, parang yung dilim. Ako pala. Ay, yung nga namin, tapos nandito pa tayo sa dilim. Ayan, isa, pati naman. Bati ka na muna. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Mas maganda pa rin pa itong nanay na po. Ayan, so ano mo na ba bakit kami nandito? Ha, alam mo na ba kung bakit ka nandito? Bang, 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 bang. Happy New Day! Bakit? Ayan, mga bata! So, ayun! May katanungan ba yun eh? Akala ko niya ako eh! Nantay ka talaga namin ang kapagmuhan natin sa ito, di ba? Base sa preaching na narinig mo kanina, ano ang gagawin mo sa iyong spiritual? Ayun. Ilang minutes ko, ma'am? Hindi dyan. Bala ka dyan. Gusto mag-study. Ayan, so, share ko lang po. Ayan, napakaganda po nung preaching ni Pastor. At isa po yun nga sa naging impact ko sa... doon yung you cannot fix the spiritual go ayun, you cannot fix the spiritual battle by physical battle ano po at sinabi nga ni Pastor pa, diba, yung two best way para ma-overcome natin yung ano, yung tactics ng Diablo is the word of God and prayer. Kaya po, huwag nating mawalain po, huwag nating isasantabi yung salitaan ng Diyos at yung prayer. Amen, yeah. Amen, amen. Bonggacious naman talaga ang mga kasagutan. So, syempre, hindi naman magpapahuli ang mga lalaki, diba? Oh, meron din kami nga ang ambushing pala. Ito na natin. Ayan. Maganda edit yun. Lalipag, bate. Maganda edit yun. Binabati ko po kayo lahat ng happy Wednesday. Sige, ano ka muna? Wednesday. Ngayon na, may tanong din kami para sa'yo. May tanong ka. Ang pogi mo talaga? Sa'yo, Tito Joshua, base sa narinig mong mensahe ngayong gabi? Base sa narinig ko, paano pag walang narinig? Ano ang gagawin mo sa spiritual battle mo? Ay, para sa akin po, dahil sa base sa napakinggan ko, sabi ni Pastor, bilang, ano, seryoso to yan, ano to yan, buste. Bilang sinabi ni Pastor, bilang nasa physical battle tayo, hindi natin kayang gabi. Kaya pagkakatiwala ko yung battle ng sa Panginoon, and through the word of God. Thank you so much. Growing bulit. Thank you, and Ma'am Jamaica. Thank you so much mga kabakat. Magkita-kita tayo muli next week sa Kabakat.
password mo ulit. Alright, magkita kami sa ating lahat. The CURFEW Show, the only show during online, during the CURFEW R, the Prime Podcast. Alright, ano pinag-usapan natin nakaraan, no, mga kapatid? Sir? Sir? Nakaraan pinag-usapan natin, mga kapatid? Tama sila. Nakaraan pinag-usapan natin patungkol sa ano, di ba? Sa magandang gawain bilang isang Kristiyanong kapatiran. Ba't malungkot? Ayan. O, sige, ito pa. Ayan, ang pinag-usapan natin nakaraan, bilang isang Kristiyanong kapatiran, dapat, mga kapatid, hindi mo tinatamutan yung kasamahan mo. Wow! At dapat, syempre, kailangan patungkol sa mga Prime, the Prime Podcast na meron tayo sa ating church, ay walang iba, kundi ang mga pinag-usapan natin nakaraan. Wala tao nun. Kaya hindi ko maalala, pero naalala ko. Kasi nandito pala ako noon sa likod. Ay, may pinduta. Ang pinag-aaral natin nakaraan ay napakagandang topic noon. Nandito nakaraan si Sir Roy, ang ating ang resident host na Yak, oy. Ano resident evil? Malabas pala 'yon, sorry. Laro 'yun, oy. All right. Maganda kami. We are back host, once again on yeah. Our Prime Podcast. Kamusta? Hello. Yung sa camera, tatatlo lang tayo dito. Yeah. Uy, kita naman. Malog lahat. Pag natapon niya, jackpot ka sa akin. Yeah. Huwag natin ba yan? Yeah. Anyways, kamusta? Yeah. Kamusta yung mga kabaka natin? Alam ko naman na kinamusta niya sila kanina. Oh. And, yan. Kamusta? Pinaprank niya kayo, Kuya Wang. Yan. Kaya mo yan, Kuya Wang. Recommend na now. Wow. Wang, lagot ka wow. Kay Sir Roy. Oh, Resident Evil daw. Resident host pala. Palabas pala yun. Oh. Naalala kasi na ano daw. Sabi ni Mama Maria, no? Sheesh! Sheesh! Arian Tefenire. Tefenire. Tenerife. Babasa na lang. Tefenire. Oh, yeah. Need kasi ng ano mo eh. Parang ikaw yung ano mo. Patawin ko yan ang maliit. Yeah. Okay, so dito naman tayo. Pinag-uusapan na naman natin ngayon is yung ating Prime. Podcast. Nandito yeah. Tayo sa alam mo ano, nandito pala tayo eh. Yeah, nandito tayo sa ating Prime Podcast. At dahil sa pinag-uusapan natin, na nakaraan dito, maganda na pag-usapan natin. The Prime, nandito pa rin sa Prime ng mga programa. Yeah. Programs. This portion is brought to you by the most healthy food. Oh, Dolores. Introduced by the IP host, Conrad Reyes. Yeah. Yes, this is one of the... Brought to you by Dolores Special Pork Chicharron since 1978. Since 1978, pa ito bumapatay, mga kapatid. Tested and proven yan. Marami wow. Na po ito na isugod sa ospital, mga kapatid. Yeah. Since 1978. Wow. Still meron ka bang makakilala ano yan? 1978 pa lang, ha? Yeah. Talagang, Tingnan mo, buksan mo, tikman mo. Yan, tikman mo. Sige, shoutout sa nagbigay niyan kay Pastor Medina. Wow, yeah. Amen. Yung pag-atid niyo dito. Since kapag 1978, still may nangihingi siya. Pastor Sammy Medina. May nangihingi yeah, po lang si Charon. Tingnan natin kung hanggang ngayong 2023, merong mamamatay. Yeah. Merong oy, hospital. Sir Marvin, hello sa iyo, Sir Marvin. Shoutout sa iyo. Yeah. Hi, sir. Ikaw talaga pinaka-healthy na IP host. Ano sabi ni Ma'am Noyce? Sir Conrad, ikaw talaga ang pinaka-healthy na IP host. Yes. Siyempre naman. Wala, kahit kumakain siya ng ganyan, buhay pa rin. Okay. Ita, siya ang living testimony. Living legend. Yan, sabi niya, may pa-commercial pa daw tayo. Naman. Yan, sabi niya, may pa-commercial subukan mo. Pa. Patulugin mo, sir. Parinig mo kung gaano kalutong. Suka, wala tayong suka eh.
Ba't ikaw kukuha? Hindi mo trabaho yan. May suka ang kailangan suka natin yung suka eh. Ayan, papuntahin mo lang dito si Artie. Grabe ma'am. Oy! Malutong-lutong ha? Uy, pambihira. Isa pa, isa pa ang parinig. Talagang kaya paburi. Isa pa, isa parinig mo. Parinig sa mic, parinig mo. Hindi maano eh. Yeah, parinig mo. Yeah, isa pa. Isa pa nga. Alam mo, kaya paborito ang kataga ni Sir Conrad yung pick-up line niya pa. Chicharon ka ba? Yeah. Kasi. Bakit? Kasi ang ingay mo pag pinagdadamutan ka. Talaga. Ang ingay mo kasi pag dinudurog ka. Pag dinudurog. Dinudurog ba? Dinudurog kasi nahalo yan sa ano, labas matchoy. Kasi hindi naman talo na. Oy, labas matchoy. Speaking of. Oy, si matchoy. Ang biro, pagkalakit, di ba inahalo yun sa lapas batoy? Yes. Naalala ko na naman dyan yung ano natin. Ano? May naalala ko na sa loob. May naalala siya, sir. May naalala siya. Sa Batangas, may chicharon siya. Uy! Hindi lang, hindi. Kasi yung lobbing Batangas, may chicharon yun. Hindi lang yun, yan. Meron. ASMR yan. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Meron pa. Masarap ko sa napaparis yan. Ano? Sa. Bunggo. Ay, oo. Tama. Talagang ano talaga eh. Hindi, ano to ka ng munggo? Safe na safe munggo, sa gap. Tapos may pugo. Tapos may ganyan, no? Oo. Oh. Mm. Tapos yung munggo mayroong konting asin. Buksan mo. Tignan natin. May, ano, may munggo? May konting asin? Konti lang kasi yung salty, ano nun. Munggo yata na ano eh. Kaya nga, chinichan na lang yun eh. Pampaalat. Hindi, konti yata munggo. Ano, hindi pala to eh. Kaya kaunti na lang, salt and pepper. Mo, uy. Diba? Sarap po sa tenga yung ASMR, sir. Siyempre. Yung ASMR, yung summer. Sound. Ano nga yun? Ano? Ano ibig sabihin nun yung ASMR, yung sa sound? Ano nga yun? Sound recording. Kaya nga taga-summer kasi. Ang sound masarap recording. ASMR. ASMR. Tsaka pag si Sir Conrad talaga nag-ASMR. Ay, talaga. Abot. Hanggang second floor. Kahit makunat na yan, tutunog malutong pa rin yan. Yeah, pag munggo, yeah. Gout na agad yan. Ano ang ibig sabihin ng ASMR? Masarap inumin lasang Emeline. Sir, wag na kayo magsuka. May maasim na dyan. Autonomous sensory meridian response. Grabe naman yun. Yan. Yeah. ASMR na lang. Talaga tumatalim. Sa madaling salita, tunog. Sa madaling salita, tunog. Uy, tingly. Oh, meron silang tingly feeling. Oh, wow. Finger, yes, talaga naman. Finger tingly. Tingly feeling. Oh, okay. Kaya pala maraming ano, nagaganyang-ganyan. O, yan o. Yun. Kaya pala pinapakita dyan madalas laging bibiglang. Iba pa rin talaga siya pag si Sir Conrad, yun o. Talagang alam. Pinapakita yung mukha niyan halos eh. Talagang bibiglang halos lahat. Pa parang may Joey dong ano. Bakit kaya? Oh. Ah, hindi siya po pwede. Ang hilig mano. Ala, ang hilig dito ni Christy. Sab? Dito sa ano, sa ganito, sa ASMR. Oo. Ang creepy. Pero sa mga may anxiety disorder, hindi pwede yung ASMR. Ang hilig niya sa ganito. Eh. Lalo na yung mga malulutong. TCS may halong ASMR. Ayun. Sabi ni Rica May Danao. Yeah. Sir Conrad, kapatid love kumain. Sir Conrad, love kumain. Ay, love ko kumain, Sir Conrad. Yeah, hindi niya, autonomous. Yeah, hindi niya ata alam yung ASMR eh. Hindi mo alam? Alam yan. Ano ba, bata ka pa ata eh. Aming mga 90s iba pa dito yung ano, iba pa dito yung mukbang. Iba pa yung mukbang na yun. Ang mukbang kasi when it's a mukbang, masarap. Oh, ipaliwanag mo ano yung yan. Bakit siya from tinawag the root ng word, mukbang. What? Yan. Mukbang kasi masarap pang maramihan kasi yun, di ba? Alam mo yung mga gang, ano, sige. Gang extinction. Sige. Oh, okay. Oh. Kaya mumuk nyo yung bang. Imumuk yung bang. Bang. Ah, okay. Yung mga mukha ninyo kasi, parang ano eh, di ba sa ano, bugbogan may mga gang ano. Bang. Mali ka na naman. Sinasabi ko, naubusan ka eh. Paano sa'yo? Paliwanag mo. Yan yung mukbang na nagsimula yan sa mga sige. Taong nalulungkot. Bakit? Nalulungkot? Nalulungkot at sa mga yung nalulungkot sila at yung sa sobrang lungkot nila, yung minsan nagpapakamatay. Ganun. Bakit na salita yan eh? Kakabukbuk nila, nagbang sila. Lang. Ayan! Kumpang. Akala ko. Kinontra nila yung pangit na salita. Nilagay nila,
yung sa pagkain. Ano. Oh. Akala ko para kay Kevins lang yan. Bakit? Mukbangus. Mukhang bangus. Ah, tawa yun. Alaw, natawa yun. So, ang bangus si Vince. So, tinik ka niya. Hindi naman sa ganun. Si Jello yung ano, bulok na. Bulok anyways, ito lang nga. Sa ating Prime Podcast. Ito na, pag-usama natin. Yeah. About ulit sa ano. Yan. Oh, paliwanag ka tayo ulit. Paliwanag. Ay, sa, ano tayo ulit? Kumbaga sa paliwanag, ako, ano ako dyan eh. Sa pagpaliwanag. Yan. Hindi mo ako dyan maaano eh. Hindi mo ako magpapaliwanag. Hindi, pinag-uusama na sa Prime Podcast ay programa. Yeah. Ay, dyan, marami sa tayong program. Sa mga Prime natin is the program. Yan, ikaw. Ano, ikaw, gusto ko marinig to. Mm. Pwede mong ano yan eh. Anong take mo, bakit mo masasabing Prime, main thing, the main thing, one of the main things that we have is yung program natin. Yeah, kasi lalong-lalo na kasi, ikaw ay ano eh. Ikaw ay nagsimula siya sa ano, di ba? Nagsimula siya sa... Newer ka lang hanggang sa bago ka naging technology. Mm. Bago ka naging ano, tag na yung staff. Bago ka naging tao. Bago ka naging crew ng ano, ng ating Baptist studio. Yeah. Yeah. Paano so, ano lang to? Assist-assist. Oh, assist-assist lang dati to. Tekwa nga to. Tekwa nga. Kaya nga setup lang to siya dati. Kung ano yung ginagawa ni Buroknoy. Yeah. Di ba yun lang naging yeah, oh. Dati? Yeah. Totoo yan kasi dati, siya lang dati nga ano eh. Dati ako lang nag-setup ng live eh. Oh. Hanggang sa ayan, nakita ko siya, nagtutulong sa TCS, simula talaga, siya na yung aking tekwang. Tekwang. Ngayon, paano, kaya para sa'yo, anong halaga sa'yo ng mga programa natin? Masaya siya. Saya-saya. Hindi, nakta. Hello, seryosong usapan to eh. Seryoso, yung perspective ko para sa ano, sa ganyang bagay. Kasi, in my own perspective. What is perspective? What is, yan. Para kasi masyadong manalim yan sa mga ano natin eh. Yung buhay mo eh. Yung nangay paliwanag nung sasabihin ko, pati perspective pa, sasabihin ko ba? Paano naman? Tuloy mo. Hindi, para sa perspective, yung pananaw ko ba? Pananaw ko sa bagay na ito kasi bilang isang nagsimula sa pagiging ano lang, pagiging viewers o anunood lang ng sa ating programa, ito yung napakahalaga sa atin. Kaya ito yung isa sa prime podcast, prime natin. Pinaka-prime sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kapatid. Wala pa tayo. Ang aga naman na. Pasensya na, kapatid. Ang aga na naman yan. Ako sinapi, ah. Hindi, para sa akin. Medyo pupunta na dito, eh. Seriously. Wala pa, hindi ko pa na masyado na. No, seriously, kapatid. If you don't have a program in your life, pag napakaganda po sa atin, para sa atin lahat, simula nung nagkaroon tayo ng programa, ang pinakamaganda dito kasi araw-araw na meron tayong gagayahin o meron tayong baon-baon. Diba? Kaya siya prime sa ating buhay bilang isang Kristiyano kasi without the program, diba, isip nyo nga, diba, meron nang tayong programa, meron pa rin mga taong hindi nakakasunod sa tinuturo about doon sa nakapaloob sa programa. Halimbawa, sa mga young people, bakit meron pa rin nasisilo? Nasisirang young people. Silo, ha? Nasisilo. Yeah, yeah. Silong sa ano ba? Silong sa ano ng Diablo. Ano ibig sabihin ng silo? Silo, yun na bibingguit. Diba? Nabibingguit ng Diablo. Ayan. Hindi, may kita natin, diba? Meron pa rin yung people, kahit meron na tayong programa, how much more pag nawala yung programa, kapatid? Diba? Mm. The same thing sa mga fathers. May more programa para sa inyo and then hindi nyo nakukuha, kapatid, kung ano yung sinasabi ng tagapagsalita natin dito na matalinhaga sa kadahilanan, kapatid, you are not paying attention. Hindi ka nagpipay attention, kapatid. Kaya makikita nyo dito, kaya siya isa sa prime natin na sa ating church. Eh, walang iba kundi ito yung nakakatulong sa atin kasi ito yung araw-araw. Na hindi naman kasi sinasabi na araw-araw meron kasi sometimes ng Monday. Ito, nakikita nyo, pinopromote ko lang mga hello mga suki. Sino? Sabi ni Ma'am Aba. Shout out kay Ma'am Aba. Yan, hello mga suki. Hello mga suki. Eliras. Namiss kita, Ma'am Aba. Ube flan cake. Elira. Ang bira, pangalan pa ni anak ng Marvin. Square top, 500 ml, 130 lang. Yeah? Ipopromote natin yan, lalo pa kung meron yan dito. Bebenta talaga yan, pagka nakita dito yan. Pag nandito yan, papakita namin yan sa screen. Sa kind true chicken, pag na-promote natin yan dito, maganda-ganda talaga. Kung meron lang tayong true chicken, hindi ko muna sasabi, paliwanag eh, kasi wala tayong, wala akong evidence. Wala talagang evidence. Tinan mo ito, hindi naman sa atin, napopromote natin yan. Yes, correct.
Oh, yeah. Yeah, dapat ano, ganyan talaga. Para tangkalikin natin yung sariling atin. Nagbigay kayo, Tita Dolores. Yeah. Para tangkalikin natin yung sariling atin, mamigay kayo sa amin. Still killing. So ito, para sa'yo, balik tayo doon, parin sa'yo talaga. Anong nakatulong? Paano nakatulong sa iyo yung yung prime ng ating program? Paano siya nakatulong personally, ha? I mean, yung sa pagkatao, persona mo. Sige. Ang galing. Ang galing-galing. Ang galing ng tulong sa akin, sir, magaling. Yeah. Di nga, paano? Yun, one word lang, magaling. I-define mo pa. Elaborate, please elaborate. Elaborate. Oh, elaborate yung sinasakyan pag ano, pag tumataas ka. Elevator 'yun. Elevator 'yun. Elevator. Elaborate. Ayan, de, para sa akin po. Hey, tuloy. Yung para sa akin po, na nakakatulong sa akin itong Prime, tama ba ako sa ano, napagkainindi ko, kung paano sa akin nakakatulong. Siyempre, nakakatulong po sa akin yung programa na ito, para hindi ako magkaroon ng, kasi sometimes mga kapatid, yung bagay, yung oras mo is nakukuha ng Diablo, pero kung ikaw ay, binibigay mo ang iyong buhay sa programa or ikaw ay nakikinig sa programa, maaaring hindi ka naman manood ng mga clips, di ba? Wait lang! Oh. Sabi ni Ma'am Aba, kayo sis Army Padilla po, gawa yan, Sir Jow. Nasa marketing department lang ako. Well, Ma'am Army, shoutout sa inyo. I'm rich, ma'am. I-promote na natin dito. Aba, wala pa nga ba siyang Ube Plant Cake. Yeah. Ube Plant Cake, kaya mga Ube kabaka. Plant Cake, 130 lang. Sabi ko sa inyo. Kila Ma'am Ira, hanapin nyo lang po sila. Mention ko na. Or contact Ma'am Aba. Alam nyo na matitigman mo ang Ube Plant Cake. Natikman mo yung makakalimutan mo yung pangalan ng mga... For only how much? 130 ml. Square, ano yun? Square tube. Mm. Ma'am Queenie, may portem. Shout out to you, ma'am. Shout out, good to be here. Yeah. Alright, well anyway, ikaw nga, personally. Ano ba ang karakter mo? Pagkatao mo? Pagkatao ko po? Para po sa akin. Palagay ko wala, kasi wala akong matagot eh. Dinadam lang. Hindi, ito. Para sa akin po, ang napakaganda dito, na napakahalaga na... Ano ba sabi ko kanina? Sa young people, ayan kasi pwedeng makuha pa ng ani, pwede pong makuha ng Diablo yung oras natin, yung time natin. Kapag tayo ay, imbis na manood na ng programa. Ah, diba? Napakaganda ka po. Malayo yung sagot mo kasi. Ayan, na kung saan ito pong mga programa natin is, sa akin personally, is malaking... Oh. May malaking tulong ito na nagbabago ng aking attitude. Sabi ni Ma'am Aba, ilan po lalamove ko na lang. Yan siya sabi ko sa inyo. Ikaw sabi ni si Ma'am Aba, kung ilan niya ipapalalamove sa inyo. Depende po sa... Alam boy, alam po si Ma'am Genesis. Sabi ni Sir Marvin, bahala ka. Wang, bahala ka na. Hindi kita pakakopyain sa pasokan. Baka sa akin ka makopya, sir. Yan. Hindi, sabi ko nga po personally na nakatulong sa akin ito sa aking sarili na kung saan yung attitude ko is nagbabago lalo sa team focus sa mga Wednesday sa Wednesday natin na programa. Nagbabago yung attitude. Dati kasi humble siya, ngayon mayabang na siya kasi may programa na ganun ba. Baliktad. Yan huh? Kasi 'di ba yung host kasi natin napaka-humble no host dati. Yung Wednesday, napaka-humble kaya nagagaya ko. Yan, nakukuha ko yung pagiging humbleness niya. Personally, sa personality, halimbawa, na-develop ba sa'yo yung confidence? Ano yung mga na-develop sa'yo? Yun ang ibig ko sabihin. Sir Marvin, wag mo nang asahan kumista mo. Dapat kayo na. Ikaw may mali. Yung tanong may mali. Sige, tinatanggap ko naman. Charisis mo ko talugan. Pero ang humble mo! Alam mo naman, sinasahit sa'yo. Kanina, naturuan ko sa'yo yung kontra. Tsaka si Mike, parang practice ang humility. Ayaw mo naman dyan. Ayusin mo yan, may maabang... Oh, tuloy mo! I feel so proud. Personally po, marami pong nabago sa akin. Sa aking gawi o pamumuhay bilang... Anong na-develop? Anong natulong sa'yo ng programa? Anong development ang nagawa sa'yo ng mga programa natin? Call a friend. Hindi, una-una natulong sa akin na programa is maganda. Marami. Maganda at marami. At specifically ang natutunan ko sa mga programa natin is paano maging organized. Yan, maging organized, organisado.
Yeah. Maging organisado. Siguraduhin mo, may pabaliwanag mo ng maayos. Gusto ko yan, sir. Mamaya, kasi parang, ha? Check natin mamaya. Oo, parang kaya nasira yung laptop. Ay, hindi yeah, yeah. Yan. Sige, tignan natin, tignan natin. Mga problema nyo dyan. Ay, bes. Ay, bes. Hindi mukha ka nilagay sa bag kanina. Yeah, tuloy, tuloy. Napaka-organize mo eh. Ayan. Ayan, at ituloy mo pa rin. Wala ako eh. Ayan, maging organisado bilang isang Kristiyano. Ayan, sa akin, pamumuhay, hindi naman sa laptop eh. Ayan, maging organisado. Maging organized na isang Kristiyano. Na halimbawa sa aking, ano, sa aking paglalaba, di ba? After ko labahan. Joke lang. Programa. Hindi, maging organized sa... Alam mo, pinakamaganda nito, bro. Ikaw na lang muna sumagot. Ikaw, sige, sige. Pagdating, maging organized. Anong nag-develop sa'yo ng... Anong nakatulong? Anong develop nito na natulungan sa'yo ng programa natin? Sa akin, sir, as I enjoy our program, malino kasi sa akin na yung programa ng church, programa ng Diyos, ayun yung claim ko, programa ng Diyos para sa akin. And so, isa sa naitulong sa akin yan is yung mag-submit ako sa kung ano yung tinuturo ng programa. Yeah. That way, siyempre, may tinuro, sample. Sa, yeah, tama-tama, nung nakaraan, natapos lang yun sa young people, submissive. Yeah, diba, patungkol sa pagsasubmit. And then, kapag ka malinaw sa'yo na yung programa na yun, hindi lang yung programa ng tao, pero programa yan ng Diyos para sa'yo, malaya ka na magpapasakop. Kasi, alam mo, na yun yung kalooban ng Diyos sa buhay. And so, yeah, that's one of the things na na-develop sa akin. Nakita ko, kasi, bombard tayo, punong-puno tayo eh. Punong-puno, sa area program, may pag-uusapan tungkol sa young people. Sa akin ha, halimbawa sa young people. Tapos TBL, may young people. Our Family Time with God, damay ang young people. So lahat ng aspeto, pagdating sa pagiging young people, eh talagang madadamay. So madaling salita sa akin, isa sa na-develop sa akin is yung magpasakop ka. Doon sa ano magpasakop ka sa salita ng Diyos sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi sabi ko nga puro programa na 'yan eh. And then the more program na naririnig mo, the more na mas makakapag ano ka, the more na salita ng Diyos, the more program, the more word of God na mapapakinggan mo, the more na mas malaya sa iyo na makapag-submit ka doon sa salita ng Diyos. And so sa akin 'yan personal. Mas maging madali sa akin na magpasakop sa salita ng Diyos because of our programs. Yeah, tama yan. Gusto ko lang dugtungan yung sinasabi ni Sir Alfonso. Napakaganda kasi nung sinasabi niya. Kasi yes, lalong-lalo na ako, sinasabi ni Sir Alfonso kanina, bilang young people, paano pa kaya yun sa mga tatay? Yeah. Di ba? Lalo na sa mga sa Baptist lunch, tinatalakay dyan yung alin, yung budgeting, yung financing. So, grabe yung ano eh, ako sa akin, personally, grabe yung impact sa akin noon, yung... pagdating sa... Paano kung halimbawa iaan mo siya sa mukha? Eto na. Paano yung impact sa mukha? Eto na nga eh. Hindi, totoo yung mga kapatid. Marami naman makakapag-testify dyan doon sa mga nakakapanood doon sa TV, lalong-lalo na every Friday eh. Grabe yung kung paano i-develop ng ating mahal na pastor yung character ng isang tatay sa loob ng tahanan. Yeah. Napaka well detailed, di ba? Yeah. Kasi para bang makikita mo na ultimo sa ganito pa lang aspeto ng buhay mo, papakilaman ka pa rin ng Diyos. Yeah, totoo 'yan. Kasi marami sa yung sinasabi natin, marami kasi diyan na lumaki na akala nila okay lang yung ganito. Yeah. So kaya nga ang yung mga program na ito kaya naging prime, yung sinasabi natin, prime ito kasi doon na de-develop yung mga characters natin individually as a young people, as a mother, sa kanina sabi ko nga as a father. Kaya nga prime 'yan ng ating simbahan. Hindi ka ano eh, tama din sa character ng binabanggit mo, sir. Hindi ka basta maku-culture shock kasi tinuturo na ng mga programa eh. Katulad sa financial. Eh, hindi lahat. Ang totoo niyan, hindi lahat marunong din yan. Hindi lahat. Eh, pero dahil may mga programa, hindi ka na maku-culture shock. Alam mo na yung gagawin mo. Correct. Sir, pautang ako sulit, sir. Magaling. Hindi, pero, meron ka naman talaga mabayaran. Apo. Yan, tama. Tama, bigay ko sa'yo. Oh, tira mo. Kaya nga ka na umutang sa'yo. Kasi kulang. Dalawang babayaran mo. Yan. Hindi mo alam. May pinagawa kami sa taas. Ay, yung taas, pati luma, magagamit na. Sa taas. Para magamit namin.
Hindi ako nakakapaglakad kaya nga, parang nga magamit namin eh. Pa ako nangangalin ng second ah, ganun. Naglalambing lang. Ah, ganun. Ah, ganun pala, ha? Alam mo yung gamit mo sa third floor, pwede mo mabayo. Okay. Ah, ganun pala. Gusto mag, ano, gusto mag-office na, ano? Ay, mga emotional ninyo na. So, ay, na kayo marunong mag-desert ng biro, ha? Ay, dahil, ano kami, humble kami. Ako mabala. Hindi, pero alam nito to yung, ano, nakaka-develop talaga yung mga program sa person. Kaya ngayon yung tinatanong ko dito kaya ano eh, kay Tengkwang na to eh. Mukhang wala na-develop din sa, oo, wala na-develop din sa tao na to eh. Oo, pero, meron, meron gano'n. Katulad sa paglalaba, alibang. Yeah, tama. Okay, bilang yung people. Organize na sa maglaba. Organize na sa maglaba. Hindi, alam mo, isa sa mga sinasabi ko talaga dyan, ang nakakatulong talaga personally, yung sa program natin, madidevelop talaga yung unang-una, halimbawa sa atin. Ako, yung madidevelop yung familiarity mo sa, halimbawa, sa mga, sa inyo, sa salitaan, salitaan sa amin na as a host, madidevelop sa'yo lalo yung pagkaalam sa salita ng Diyos. Kasi, like for example, yun yung content ng aming, ano, di ba? Ng, sa Baptist lunch. Yes. Staying alive, you see that. So, tas yung approach, yun ang pinaka-ipro. Saka kasi rin din naman tayo dyan sumasalang ng, alright, pag ano na natin, doon pa lang tayo. Ano, yes, kumbaga, totoo yan. Bago pa lang tayo sumalang, inaral na eh. Yeah, kumbaga, yeah. Yun yung sinasabi natin na nade-develop sa atin ay, bilang ganun? Mga host. I mean, sir, parang... Hindi, yun which is, that's one of the manifestation ng pag-nong development. Yeah, yun yung sinasabi ko sa development. Hindi, totoo yun, na magiging pamilya ka. Tsaka hindi lang yun. Ako personally, there are times talaga na kasi alam mo yung content, yung dahil nadudung ka na sa pag-aaral, di ba? Yeah. Nadudung ka na, nade-develop na yon. Kaya pagdating na doon sa'yo, alimbawa, saan ka man isa lang, di ba? Mm. Hindi mahirap sa'yo na pasukan niya ng salita ng Diyos kasi dahil sa na-familiar ka sa salita ng Diyos, na-develop ka doon sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, kahit saan dyan, natutumbok sa'yo. Ano mo, mailalagay mo. Kasi alam mo, minsan, sabi ko nga eh, iba kasi yung nagbibigay ka lang ng opinion. Yeah. Diba? Kita naman totoo ng mga, yun. Kita naman natin ng mga kabaka natin, kita nyo naman yan. Pagka dito, on point tayo lagi salita ng Diyos. Kaya, kaya iyan yung sinasabi lagi sa akin, tinatanda ko yung mga sinasabi ni Pastor, diba? Na tinuro ko rin yan sa ating practical preaching, teaching, sa homiletics, napaka-importante yan. Talagang making sure na konektado sa salita ng Diyos. Yeah. Kasi kapag ka hindi mo kayang ibalik yan sa salita ng Diyos, wala. Opinion na yon. Yeah. Which naman, is, yan naman sir sa amin, sa mga nakakapakinig naman, isa rin yan sa mga na-develop sa ano, sa mga tagapakinig. Kumbaga, makikita mo kaagad na ano, yung mensahe ng salita ng Diyos. Shout out kay Ma'am, kay Ma'am Ronaline. Yeah, sino yun? Ma'am, paggupit naman. Yeah. Ma'am Ronaline Arzilia Gupit. Yan. Kuya Josh, shout out daw. Wow, yeah. Gupit? Shout out kuya. Shout out. Pa-shout out daw po si Ate Rica Maida. Kulit din mga tayo. Ayan, mga noble, mga naalam ko, mga nasa noble Naomi. Yeah. Si baka ako po talaga yung nawawalang batang kapatid ni Sir Ponce. Potrem, tapos si Hana Panyari. Hindi! Masapasan eh. Nakita ako nito si Rosel eh. Yan. At ang negra! Nagulat ako, sir. Sino? Parang kakulay ko siya. Kuya, hindi ka ba niya kuya? Hindi, sir. Ay, nang basa po ba? Magkapapicture sila sa'yo ano ngayon. Ay, ako lang. May tato si Zero Sir. Alam ko siya yun eh. Kasi ano medyo yan? Madilim sa... Black Beauty yan. Black Beauty yan. Alis ka niya kay yellow. Huwag kayong ni Joshua Sir. Ba? Diba, Black Beauty yan. Ikaw Black Dirty. Yan. Hello, Sir Jacob! Yes, Sir Jacob. Magandang evening. Geronimo! Yes. Geronimo! Geronimo! Parang singer yata yung Geronimo Sir. Ang isa sa... Ang nagtatrabaho sa kumpanyang... Pitch Perfect. Pitch... Pitchy pitchy. Nature. Human nature. Spring. Doon pala siya. Sa human nature sila yung meron siya. May lotion. Lahat ng kanilang... Yes. Lahat ng kanilang... Yeah. Ha? Beauty products. Hindi. Yeah, lahat ng kanilang beauty products sa mga kababaihan. Hindi. Sa kababaihan. Even sa kalalakihan. Lahat yan sila is natural. All natural. Yung kasal niya, punta dito yung boss niya eh. Talagang na-amaze sila sa gawain na meron tayo. Makakaya kaya nung mga product nila, sir? Yan ano? Ang magandang ipaliwanag ni Sir Jacob. Pwede rin natin display dito yan eh. This Pwede is brought to you by... Siyempre, human yan ang maganda sa programa natin, yes. Sir. Yeah. Kung ano man lang, 100 stars lang yan. Oo. Yeah. Ano ba naman? Ano ba? Oo, di ba? Ako pa, magaling ako magpaliwanag.
So sir, may shampoo lain natural. Oh yeah. May shampoo sila na natural. Pagka buhon. All natural yan. In fact, gusto ko yung charcoal sige, nila eh. Yung charcoal. Toothpaste. Meron. Yun. Parang lahat kompleto na ano lang, yan. Pwede natin lunukin. Supportahan mo ako dito, Sir Jacob. Sir, hindi ano siya. Edible siya. Ha? Eddie, wow. Eh, yung ano. Yung lahat ano nila, Sir, ano, di ba? Parang maanghang. Kahit sa buhok. Parang malamig. Mint? May mint. Oh, saan naman ang nagkataon lahat? Magaling ka talaga magpaliwala. Ah, talaga. Magaling ko na. Yung deodorant. Mint lang yun. Deodorant yun. Na ano? May mint din. May mint din yun. Deodorant meron din? May mintos pa nga sila. May, alam ko, meron. May deodorant sila. May mint din. May lip gloss nga sila eh. Na, ay, lip gloss. May lip, hindi lip. Lip balm. Lip balm. Lip balm. Na may mint din. Yan, yan. Meron sila yan. Tapos meron silang hinihingo. Tulog na daw, tulog na daw. Ay, bless you. Sabi mo, bless you. Tulog na, Sir Jao. Ay, sino yung ano? Kaya pala walang medyo ano eh. Ay, may sinabi siya. Yan, yan. Maganda to sinabi naman, bless you. Basahin mo. Ang sabi naman, bless you, Mian S. Jeronimo, na-develop po ang pagbabasa ko ng Bible. Medyo nasira na po ang Bible ko kaya bibili ako ng bago. Wow! Hindi lang yung pagbabasa. May kadugtong mo yan eh. Tulog na si Sir Jao. Hindi, Sir Jao. Tulog na. Paano saan lumabas dito sa akin, Jacob Verona is watching yan. No. In-open ko lang account niya, pampadami ng view. Ay, alam ko na. Amay, blessing, mag-uusap tayo. Kailangan kita sa IP. Yeah. Mati. Oh. May ice cream na tayo, naka-reserve days eh. Yeah. Maganda yun ah. Isa yun sa na-develop. Kamu, ngayon ko lang nalaman yung may ice cream tayo. Sinabi mo naman kayo ni. Alam ko yan. Pero alam mo, yan. Hindi lang yun. Yun nga, sinasabi ko, di ba? Maraming na itutulog na development. Yeah. Yes. Yung ano, personality development. Sige correct. Nga, yabang. Anong? Yan. Sige, ako. Like for example, dito nga, di ba? Kasi sabi ko dito, like for example, ako masasabi ko ha, ito personal, observation ko lang ha, kay Wangwang, dito kay Joshua. Ang makikita ko dito kay Santiago, makikita ko dito. Iba yung dinig ko dun ha? Hindi, ang makikita ko, Santiago talaga dito eh. Apelido ko yun. Oo nga. Santiago. Santiago ka nga. Bagalang wala. Hindi, okay na yun. Santiago. Ito kasi si Santiago. Biblical yun. Ang nakita ko dito na... James yun. Jaime yun. Kanina sa... Ang nakita ko dito kay Santiago na development ay talagang yung kanyang ano... Yung Bustizo. Kanyang... Magiging Santiago. Bustizo. Hindi, ang nakita ko development niya talaga dito is yung confidence. Yeah. Nagkaroon confidence heart. Confidence heart. Hindi, huwag mo na kasi dugtongan ang ganda. Yung confidence. Marami ang nakikita dito. Yeah. Kasi kapag ka hindi ka sumunod doon sa programa, pag hindi ka nakasubaybay sa programa, everything, ang kagandahan dito kasi, like for example, sa area. Yun. Kaya sabi ko, ito yung confidence builder to eh. Totoo yan. Yung mga nasa area, shoutout yung mga nasa area, lahat ang nasa area dyan, north, south, east, west corner, shoutout sa inyo lahat. Nasa Bulutong. Di ba? Shoutout kay Boy Bulutong. Yeah, wala ko siya. Wala. Tong Bulutz. Wala ko siya kanina. Ito siya. Ito siya. Ito siya. Tong Bulutz. Labas ka na dyan. Yeah. Kaya ko sinasabi yan. Kasi sa mga nasa area, nakaka-development confidence builder. Yeah. Mga programs na meron tayo, di ba? Oh, marami sa inyo dyan. Sa area natin, marami pa ako nakapangan. Napapakanta mo nga si Jello. Marami na nakareserve ng mga bagong mag-ano. Papatugtog nga natin yung kanta ni Jello. Okay, isa nga. Sabi ni Tong Bulutz, kanina pa ako dito. Yan. Si Wang dati behind the cam lang. Sa TCS ko lang siya unang nakilala. Pero ngayon, ang kapal na lang mukha. Sabi sa'yo, confidence. Ano sabi ni Jorad? At mawala man ako. Di kayo mawawala sa puso ko. Ito na naman tayo. Natake na naman to. Nagpapaalam na naman to. Tong Bulutz lang ito. Natake na naman to. Alam mo, huwag ka mag-alala. Irereserba namin hanggang sa pagbabalik mo to teacher Ron. Gusto mo, palalamob ko pa ito ngayon. Para may katarungan tong drama mo dito. Gusto mo, ilong mga pilome na baal. Ano yan? Lakasan mo. Yan. Sample lang confidence. Ba't mo naman pinagtripan ng ganyan yung area mo? Confidence builder nga. Sige,
sige, medyo ano, habang nag-aano tayo, usap tayo, may background music ka. Ito na, tama na. Masyado lang overconfidence niya. Yeah, sabi nga ni Sir Gerald Arevalo, pag nawala ako, sasama ko sila. Poaching. Yeah. So, ulit ko, confidence builder to. Kaya nga, actually, may bago na naman ako naisip gawin sa mga nasa Team Focus. May gagawin ako bagong segment sa programa namin. Yeah. Speaking of ganyan, Sir Jao, naalala ko lang yung sinabi ni Pastor na kapag ngayon ka kapalang nag-involve, ang layo mo na. Yeah, totoo. Yeah. Ang layo mo na pag ngayon ka palang nag-involve. Natawa ko sinabi ni Joral. May tanong siya Parang pang-IP tanong eh. Ano naman ano yan? Papa Con, pwede po bang paliguan ang baby ko kahit 35 years old na siya? Ay! Pang ano talaga? Kanina pa yan. Ang dami mo alam talaga eh. No? Masama ka talaga pagka nagkakatong bulots ka eh. Yeah. Thank you, sir. So, hindi makarelate sa inyo sa inyong may wifi, sabi ni Janine Casamayor. Ito lang yung mayaman eh. Yeah. May mayor na may mayor na may kasa pa. Si Janine pa. Joral Dalema, gabi naman po, 35 years na baby nyo. Ano po kaya yun? May joke daw po si Rika. Sige, papakain ka namin. Sige, may joke si Rika. Ilapan mo yung joke mo. Parang hindi ko napapansin si Sir Ano Ivan. Ilatag mo. Ay, Sir Ivan mong boso. Dapat nga, dyan ako eh. Bakit si Poncheng di nyo pinagbabawan? Pinaliwanag ko na kanina. Sa intro, pinaliwanag na. Pinaliwanag ko na. Hindi kung bakit daw pwede si Skin disease. Yeah, ano talaga, ang masasabi normal ko talaga. Normal na yan eh. Ang masasabi ko talaga ay confidence builder talaga. Yun. Yeah. Yan ang sabi ko sa inyo. Yeah. Baptist builder nga meron eh. Confidence builder. Kung ano pinapasok na. Magaling nga kasi magpaliwanag. Magaling. Napakatindi mo magpaliwanag Oh. Asan yung joke mo? Ito ba? Last na lang. Ano pang nakikita nyo na nakakatulong sa maliban sa confidence? Yeah. Kahit sabi dito ni ni Eldwin. Noela. Kahit nanonood ako ng The Curfew Show, magdadrapa na lang ako sa harapan ni Sir Poncheng, ha? Ako, sir, siguro Hindi. Siguro di. Ano rin ito, nabubuksan yung mga ano natin dito. Yung lumpia ni Ma'am Genesis, mapaalam ko lang sa'yo, yung pinadala mong lumpia, kung sa akin man yun, wala akong natikman. Yeah. Nagkakaroon tayo na na-unlock yung ibang skills natin dito, sir. Yun! Yan ang maganda! Na-discover. Yung inaakala mo na hindi mo alam. Hindi mo kaya. Marami! Na-unlock yung skills. Yan, yung ano yung ano mo, yung feeling lotion. Sino ba naman sa atin marunong dito mag-setup ng mic? Diba? Yeah. Ginagawa lang ni Hartley. Hindi ako marunong pumindot. Kalayan mo si Brother Romier. Hindi naman mga ano dyan. Gaganong-ganong yan. Totoo yan. Diba? Hindi lang yun. Maski ako. Wala naman ako alam. Paano maglalay. Correct. OBN. Shout out kay Sir Antonio. Tony, our ops Lord. Maraming ganyan-ganyan. Pero maraming naitutulong si Sir Tony sa natin. Sa development, sa skills development na meron tayo dito. For sure, si Sir Tony, may natutunan din yan. Ay kahit siya mismo, nakakapag-advance pa siya lalo. Yun ang ano niya, nakakapag-advance. Oo, di ba? Kasi yung inakala niya, sa dami pa naman ng problema na meron tayo na-encounter technology natin. Ako na lang mismo nag-aayos ng ako wala din akong alam, sabi ni Joral, dati, ngayon, wala pa din. Walang na-develop sa'yo. Yeah. Pero, eto na nga, kaya napaka-importante talaga. Hello po, Ma'am Hannah Rose Palmes. Good evening po, Bao. Bao na. Sa madaling salita . Andito si Ma'am Hannah Palmes. Yeah. Sa madaling salita talagang pinatalino tayo ng mga programa. Oh, yeah. Totoo yan. Yan, Rika, hindi mo ba daw nilalapag yung joke mo? Ayan. Tawa na lang kami pag di namin nagustuhan ng joke ni Sir Ponchi. Yeah, oo. Para sa apilitan ng labas di ba? Ito na. This portion is brought to you by Lumpia ni Ma'am Genesis. Oh! Yeah. Matindi. Yeah. Thank you po, Ma'am Genesis. Thank you, Ma'am Genesis. May na-develop din naman pala kay Gerald. Ano? Ang na-develop lang sa akin, jowa ko. Ano yan? Old Testament Lumpia. Yo, narinig niyo yan, ha? Ma'am, asawang sinabi, Ma'am Leila, ha? May jowa daw siya, pero... Ang asawa yan...
si Ate Leila. Hoy, Ninang Gig! Hello po sa lahat sa amin ni Ninang Gig. Yung nawala ng connection si Joker. Hello po. May kalang ba di ata alam ni Ma'am Genesis bakit napunta yan dyan? Eh talagang niloob ng Panginoon, Ma'am Genesis. So alam nyo na, next time. Yan ang itutulong ng programa. Sabi ni Sir Joral, Sir Con, pwede po ba akong maligo at mag-toothbrush? So ibig sabihin, nung simula nung nagkaroon, hindi ka pa nagsisipilyo at naliligo? Ha? Hello sa mga inaanak ko. Ma'am King, hindi mo ko inaanak. Anak mo ko. Ma'am Layla, paipisa nga yung isa sa mukha niyan. Sige, isa lang. Sabi ko kay Hartley, ibenta. Sabi ko, Ma'am Genesis, ibenta daw pala yan, Hartley. Loko ka. Hoy. Nasabi ko sa'yo eh. Joke lang. Alam ko si Ma'am Genesis, masarap dito magluto ng binubuloy. Ni Ma'am Edwin, parang kay Sir Ponching. Single pa lang ako, pero ewan ko kung magkakajowa na ako. Single, pero it's complicated. So-so. X-O. So-so. Ano? X-O. X-O. Ano kasi bakasin namin dyan eh, so-so eh. Eh, ganun yung bakasin namin doon. Sir Ponching, mahal ko. Ay, pwede pala. Sir Ponching, mahal ko. Kung sakit ah. Sabi yun, oh, Sir Ponching, mahal ko. Ay, na-delete. Ang bilis mo mag-delete ah. Ay, shoutout kay Sir Marlon Dizu. Ikaw lang sapat na XDX. Sir Marlon Dizelo, ay, pwede pala. Sir Marlon. Hindi ako na-inform dun last time. On the way na ako. Hindi ka nanonood ng IP. Ayan, 2 weeks. Yeah. Na-miss ko kayo, gusto ko kayong yakapin. Tumigil ka niya, magpagaling ka muna. Eh, wala na. Yeah. Ayusin, sabi ni Ma'am Genesis, ayusin mo pagbadawang. Ayusin mo rin po yung pag-type, sabi mo. Pagbadawang? Ma'am Genesis, pwede pakiayos mo ng pag-type mo bago kung ano, intindihin yun. Yun yung hindi ko may paliwanag eh. Yan, waiting na, ano, walang nag-inform sa akin, sir. Si Sir Marlon Dizu, sabi ni Sir Marlon. Amen, sir. Yeah, amen, amen. Shout out po, totoo yan, ha? Pinag-usapan natin ngayon, ha? Sa Prime Podcast natin, yung mga programa natin nakapag-develop ng confidence, confidence builder, and skills development. Yun. Nakapag-unlock tayo ng mga skills, sir. Yeah, maganda yan, mga kabaka, ma-re-evaluate natin yan. Ano yung personal? Yan. Yeah. Ano kaya sa akin yung naitulong ng programa na-develop sa buhay? Yun. Yeah. Ano kaya? Ano? Kapatid! Ito na, kapatid! Ibigay mo! Ibigay! It's the heartbeat! Oh! In your life, you need to be this one. Shout out kaya, no? Maulay Ramirez, paki-decipher na to. Yeah. Teka lang. Hindi yata natuwa si Mom Jomi sa pag-send ko. Na video center pag-send ko ng mga full-time ladies. Yeah. Bigyan mo. Oh, sabi na, oy, bigyan mo daw si ano si Mama Edwin. Yan, sabi, bigyan mo. Bigyan mo daw si Mama Edwin. Sir Barker. Bigyan natin. Alam mo kailan taon na yun? 12 years old. Yan. Sabi ni Sir Joral. May sinabi Sir Joral. Sabi Sir Joral. Ako, na-develop sa akin ang chakra gamit ang nun. Kaya. Sana ma-develop sa'yo yung pagbabasa mo, bro. Pero alam mo, sa totoo lang, nakaka-develop talaga ng marami yung programa. Yeah, totoo. Marami talagang mga programa tayo na nakatulong sa development natin individually. Yo. Yan ang isa sa mga pasalamatan natin sa Panginoon. Kasi, kung hindi tayo totoo sa mga programa. Tapos, ano eh, parami pa ng parami. Oo, yeah. Totoo. Marami. But si Sir Ponching, di na na-develop black and white pa siya, sir. Shoutout pala kay, ano, ha, kay Hana, kay... Ibang develop yun. Kay Milka. Hindi na kaya ng programa. Sa mga, ano, sa mga young people, pwede kayo gumawa ng GC, tapos doon kayo mag-usap-usap. Parang yung pinag-usapan niyo minsan, di nakasama sabi, dito eh. Sabi ni... Ito, may sinasabi sa Eldo, basahin ko lang, sir. Oo. Sabi ni Eldo, anong 12 years old pa ako? Hindi ako mukhang 12 lang, basta ganun. Soon 12 to, yellow. Soon to be debut na next month. Huhu. Yeah. May itanong ako sa'yo, na. Ma'am eh. Nakita mo ba, ma'am? Nakita mo yung pake ko? Abi, Ebelet day to you. Yan, yan. Black lang, walang white. O, para na kayong mga lasing sabi. Yan na ba sa'yo? Anong lasing? Walang lasing. Walang lasing dito. Nakalawang kabalang ko ng... Sir Ponce, artihan mo pagbasa. Pagbasa, yan.
Ay, ibig sabihin, maharte pala tong ano na to, LB na to. Sabi ni Sir Joral, basta naalala ko nung bata ako, maliit pa ako nun. Wala na to. Alam mo, hindi ko alam kung ano nangyari. Ako naalala ko nung bata ako, nagkabulutong ako. Pero siya, sir, ba't ang dala na nagkabulutong? Naalala ko, nagkabulutong ako, umiyak ako eh. Yan, Jerry sa PM natin, si Elira Sweet Army Padilla, sabi ni Mama Aba. O mga PM nyo na para susunod dahil may po-promote natin dito. Hey! Yes! Bilo-bilo. Elira. Yeah, Elira. Elira. Ay, maganda yung mga kabaka. Supportan natin Elira mga business sweet. Sa mga kapatid natin. Yes, yes. Ay, lalo na pagdating sa mga pagkain, tangkilingin ang sariling yes, atin. Kaya ibigay sa... Amin. Para aming maka. In. Ano ba sige? Para maita. Yan. Yeah. Sabi nga nila, pag di mo kaya, you can't make it. Tama. Yeah. Good point. Tama. Good point. At hindi mo kayang mag-isa, ipagawa mo sa iba. Nagkukomplikasyon to. Medyo, medyo gumagana yung utak mo, Gerald. Yeah, maganda pala, magkasakit ka na lang. Mga nabulutong yata din yun. Ano mo? Supportahan nyo ending ko. Wala ka talaga, Ma'am Jenny. Nagpapa-ending. Grabe ka. Pagkain lang. Si Ma'am Jenny, nagpapa-ending mo pala ito. Para ano, mataas yung titan offering. Mami, wetong pa yata ito. Ang transpo daw eh. Kailangan din natin yung South Border Transportation. Ang transpo ending. Ang transpo ending. Kaya na kayo, mga members. Kaya na kayo, pag-transpo. 2-3. Ending. 6-1 ako, ma'am. 6-1 ako, ma'am. Sabi niya, no? Ano, lagi lumalabas dyan dati, ano eh. 5-11. Ayan, lagi mataas. Hindi, yung sa ano, sa ano. Parang di ko nakikita dito si, ma'am, ano, yung magana sa ating t-shirt. 5-1 pala, wala pala 5-11. Lucy. Ayun. Hindi, nakita ko, nagbago baka na siya. Baka busy na siyang gumagawa na ng t-shirt. Oo, kasi nakita ko, nagpo-post siya, nakasombrero siya, busy siya mag-sombrero. Yes, pero mira lang kami muna. Ipatingin nyo nga ito kay Dokol. Hindi na siya si Lucy Bilo. Lucy Brero na siya. Alright, well anyways mga kabahay, inabot naman tayo lang oras natin. And again, ayan, charot. Sabi ni Ma'am, nung bata pa ako noon, hindi pa baptist. Wala nga kasunod sa Bible. Wala pa ending. Diyak lang yan. Pero ayan mga kabahay, para sa mga kabahay natin. Na, yes. Sumusubaybay yan. Ang masasabi ko lang talaga is... Ang masasabi ko lang talaga is that ano, you involve yourself sa programa. Engage, not just involve, but you engage yourself with the program. Iba kasi yun eh. Magkaiba yung pag-involve at saka magkaiba yung engage. Involvement at saka engagement. Pag-involve ka, nanulod ka. Kaya pag nakik-engage ka, talaga kung ano yung ginagawa doon, may part ka. There is an action within the situation. Yes. Yung paliwanag ko. Kung may action, kung ako, meron kong action, nag-engage ka, may action, may part ka, ikaw fart ka. Yeah. Pero sa answer, isa lang ang masasabi ko. Ayan, sige. Yeah. Isa. Gusto mo bigyan kita ng isa. Tama ka dyan, pumunta ka na dyan. Bigyan kita ng isa. Well, anyways, mga kabaka. Isa, pastor. Sige, Brother Ray, any last words? Yeah. Huling masasabi mo, encourage. Katulad ng sinabi ko, involvement and engagement. You've got to involve and you've got to engage para patuloy kang ma-develop. Yeah, ipapaalala ko lang sinasabi ulit ko kanina, yung ating mahal na pastor, papaalala ko lang, kapag hindi ka pa nag-involve ngayon, luging-lugi ka na. Tama, iwan ka. Iwan na iwan pati ka pamilya. Na. Iwan na iwan ka na talaga. Layo na eh. Kasi mula pandemic, pambira, hindi ka pa rin nag-involve. Tapos ngayon ka pa lang, ang laking adjustment ang gagawin kaya mo. Kaya yung iba, hirap na kapatid. Mag-involve kasi nandun na yung hiya eh. Oo. Kasi napag-iwanan. Yeah. Pero wag kayong magpapalin lang sa Diablo, mga kapatid. Kasi baka yung gagamitin na yun eh. Baka gagamitin na yun ng Diablo para hindi ka na makapag-involve. Nahiya na ako. Kasi sila lahat nag-involve na ako, hindi pa. Nako mga kapatid, wag. Kaya nga, simula mo mag-involve sa programa para ma-build yun. Confidence. Yes. Parang walang hiya-hiya. Yes. Ikaw na. Last word. Sa akin, always remember that every church program is a program of God. Programa ng Diyos yan. Hindi lang basta programa ng simbahan. Sabi ni Joran, pag di ka nag-involve, magkakabulutong ka sa dila.
Yan. Ito last, paaboy lang ako. May gusto mo sana. At yun ko ibang involvement user, kaya kabuluto sa dila. Ito nga, bago po matapos ang linggo nito, let God's word penetrate in our lives. Iba talaga so, yung mga termino. Oo, talaga lang. Si parang na, ano, penetrate na yan, no? Sa preaching ni Pastor ka, nung Wednesday. Talagang sinasabi na, ano tayo, para itong mga quiz, mga puzzle, may pinaparating secrets. Yan, yeah, ano la? Tayo mama. Yan, yan. Wang, ikaw lang na iba dyan, sabi ni Ma'am Genesis. Pero may pero ito yung sinasabi ko, pinaka last words ko dito na talagang pagamat pinanggit ko, isa pa na nadidevelop pagka nag-engage ka sa gawain ng Panginoon. Alam mo kung ano? Ano sir? Sabihin mo. Excellent spirit. Totoo yan. Yeah. An excellent spirit. Palagi kang masaya at hindi mo papansinin ang mga negatibong bagay sa maligid mo. Yeah. Yan sana sabihin ko eh. Ay masayang nagpapagamit at ginagamit ng Panginoon. Pinagit po kanina sa TBL. Ang ganda yan. Napaka-importante. If the spirit is right, everything is white. Tama. Right. Sinabi ni Pastor. Tama. Ang galing ah. Galing ah. Ay, sana sabihin ko eh. Sabi niya white. Buti meron akong ganung salita. Babay yes. na. Thank you. Yeah. Well, anyways, okay, nabot na tayo para sa mga viewers natin yun. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga sponsors sa atin, sir. Salamat sa mga nag-sponsor sa atin dito. Dolores. Kay Tita Dolores. Kay Tita Genesis. Kay, wala pa. Ay, kay Tita Genesis. Lumpia. Old Testament Lumpia. Soon. Ay, Tito Maggie. Soon, pinapasa naman natin in advance ang Elira. Elira. Ay, oo, tama. Ang tawag ube. Saka yung bilo-bilo ni Ma'am Genesis. Next week. Next week, yung bilo-bilo ni Ma'am Genesis. Yes. Ay, naman. Sinabi? Oh. Oy, thank you, Ma'am Genesis. Thank you, Ma'am. I love you. Thank you, Ma'am Genesis sa bilo-bilo mo. Mahal na mahal ka ng PCS family. Yeah, well, anyways, again, maraming salamat po sa inyo pag-subaybay. And kami nagkapasalamat muli na tayo nagsama-sama sa araw mo sa gabi ito sa Alec Weekend Show. Ito na, ito na, kumakabi. Yes. Oh. Mapaalam na tayo, kaya maraming salamat. Brothers and sisters, wow. Jesus Christ. Serrano Marcel is watching. Thank you, God bless you. Yes. I love you. Yes, and once again, this is the only show. This is during the curfew. Are the curfew show. Maraming salamat sa inyo, mga kabanga. Aboom! Avoiding angriness in life. Panahon na kapatid, para tanggalin mo yung kung anong meron ka ngayon sa buhay mo. Angriness, angry birds, angry life, angry thought. Para mawala ang angriness sa buhay mo, ang kailangan mong gawin, ito. Una-una, hindi ka dapat nakikisalamuha sa mga taong walang mukha. Ha? Hindi, chokla. Huwag ka dapat nakikisalamuha sa taong alam mo rin magagalitin. Ha? Bakit ka pa makikisama sa taong magagalitin? Papagalitan ka lang nun, tapos magagalit ka rin. Ha? Hmm. Ang kailangan mong gawin, sumama ka sa mga taong kahit anong problema ang pagsubok at pagsubok ang dinadanas nila, nais din ang danasin. Hindi yung may pagsubok na ayaw pa nilang subukin. Subukan mo kayang subukin para masubukan mo rin. Ah? Ang kailangan mong gawin bilang sa Pilipino, tandaan mo to ha. Tandaan mo to. Huwag kang porket meron kang kaaway, iniisip mo na away agad. Ay, bakit sabihin na bumukaaway tapos di ko awayin? Ano ka? Ha? Hindi, ganito kasi yan. When it say kasi kaaway, ibig sabihin meron kay hidwaan or kaisipan na hindi nagkakaunawaan. Ha? Pero kung ako ang tatanungin, sabi ko nga bakit kita sasagutin. Hindi, joke lang. Kung ako ang tatanungin, pag meron kong kaaway, ang ginagawa ko, niningitian ko lang, sabay takbo. Medyo ko. Para kung ako sa inyo, ang gagawin ninyo pag meron ko yung kaaway. Kasi hindi nyo kayang, halimbawa kayo ay nasisipan.
sitwasyon na yung pag-aaway ninyo is sobrang hard na. Ang kailangan nyo gawin, magkutuhan kayo sa isa't isa kahit kalbo kayong dalawa. Kayo, kung kayo naman ay babae, mag-ano kayo, mag-make up kayong dalawa, make up nyo sarili nyo, kasi mag-aaway kayo eh. Doon nyo ibuhos, buhos nyo yun. Diba? Pag lalaki naman, magkutuhan kayo, tanggalin mga uto-uto. Doon ibuhos nyo, tanggalin lahat ng mga uto. Doon ka mainis sa uto. Ganun lang yun. Ibalin mo yung iyong pagkagalit, kapatid. Sa mga bagay na hindi naman kayo bagay, pero binabagay mo pa rin. Bagay ba yan? Ha? Huwag kang magmalaki sa sarili mong maliit kang pandak ka. Para kang ako. Ito kung ako sa inyo. Nagkakalabuan tayo eh. Paano lilinaw ang isang bagay na hindi naman bagay?